God is good, guys. Welcome to another vlog. I'm with Lucas now and Mom Rizel. Magpakita kayo, Mom Rizel. Ngayon ay nandito kami sa loob ng sasakyan, guys, dahil iahatid namin si Mom Rizel sa Sinamar. Ayan, going to Alista, Ifugao. For today's video, guys, ay yan, after siguro nating maghatid, ay lilinisan natin itong sasakyan sa Sinamar. Tapos mag-garden tayo doon. Gagawa tayo ng ating mga paso. So, yan yung ating content ngayon. Sa mga bago pa lang dito sa aming YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin yung notification bell dyan sa baba para ma-update kayo sa mga maraming video na aming i-upload, guys. So, samahan nyo kami. Hello, guys. So, ayan, nandito na tayo ngayon sa aming bahay dito sa Sinamar. Ayan, ngayon sasakyan natin, pinapalamig na lang natin, guys, para pag malamig na siya, magpapalit na tayo ng tubig sa ating radiator at maglalagay tayo ng coolant. Ayan, radius na coolant. Ayan, nakabili tayo ng 500 ml lang dahil wala yung 1 liter. So, papalitan natin, guys, yung ating coolant na karga ngayon sa ating radiator. So habang pinapalamig natin, guys, yung ating sasakyan, ay lilinisin muna natin to. Ayan. So yan yung ating sasakyan, guys. So lilinisin muna natin yan. Ayan. Medyo mainit. Ayan, so guys. Ayan. So tignan naman natin si Lucas. Lucas! Ayan si Lucas, oh. Lucas, oh! Ngayon, naglalaro. Ayan si Pe, mama mo. Halika na lang. Alright, sige! So, ang gagawin natin, guys, since wala tayong vacuum, ito lang gagamitin natin, mga walis-walis. Ayan, punas-punas, tapos ito lang. So, tatanggalin natin yung mga tatanggalin natin yung mga alikabok, guys, gamit ang mga ito. So yan, mga guys, ang mga tinatanggal natin ngayon maliban sa mga alikabok. Yan, meron pa siyang mga ganyan-ganyan galing sa mga sapatos. Yan. Marami pa dito. Yan, oh. Yan sila, guys. Yan yung mga tatanggalin natin. Marami yan. Yan. Hanggang dun. Hanggang dun at dun sa driver side dun. So, yan yung mga tatanggalin natin ngayon. Gamit lang yung ating ito, gamit itong brush na ito. Siguro gagamit tayo ng maliit na dustpan natin. Sige, alright. Tatanggalin lang natin, guys. So, ito, guys, yung mga natatanggal natin, no, sa sasakyan. Problema, hindi natin matanggal lahat yung mga alikabok, pero yung mga maliliit na ganito natatanggal natin, guys. Ano? Yan. So, ayan, guys, tapos na natin linisin yung loob ng ating sasakyan, napunasan na rin natin. Yan. So, clean na natin para hindi na dapuan ng maraming alikabok sa loob. Ngayon naman ay doon na tayo sa kanyang radiator.
magpapalit na tayo ng tubig, guys. Dito. Yan. Oops, yan. Chill lang natin yung camera natin. So, papalitan na natin yung tubig ng ating radiator. Let's go, guys. And so, ayan na guys yung ating radiator naman. Bubuksan na natin yung lalabasan ng tubig sa baba. Tinagyan na rin natin ng pantaya, guys. Yun o. Para yung tubig na galing dito sa radiator hindi siya matapon dyan sa lupa. So, ayan. So, tatanggalin natin yan, guys, para naman maginhawaan itong ating radiator. Wala tayong free flow na tubig dito, guys, na faucet. Kaya gagamitin natin, nag-igib tayo ng malinis na tubig. Yan o, galing sa faucet yan. Yan ang ilalagay natin dito dahil wala tayong hose. Kaya ganun na lang. Tiyagaan na lang natin, guys, na palit-palitan hanggang sa maging malinaw yung kanyang tubig. Alright. So ayun na, guys, natanggal na natin yung cup. Ayan, so natanggal na, guys. Tignan nyo naman yung tubig, brown na brown. So titignan natin ngayon, guys, yung ating tubig. Wow. So ganyan ngayon yung kulay ng ating tubig galing sa radiator, guys. Brown na brown. So wala na yung tinagay nating coolant dati na kulay green. Ganyan na siya ngayon, guys. So talagang marumi na. So ang gagawin natin dyan, kailangan natin itong gawing malinis. So ulit-ulitin lang natin yung pagbuhos natin ng tubig hanggang sa maging clear itong tubig na lalabas sa ating radiator, guys. Ipapakita ko mamaya, guys, yung malinaw na tubig galing sa ating radiator pag nalinis natin. Okay, guys. Kailangan wag nating itapon ito sa mga lugar na kung saan ay pinag-iinuman ng ating mga alaga dahil nakakalason itong coolant. Pwedeng malason yung mga alaga nating aso, manok, kung mainom nila ito na may halong coolant. Tatapon natin ito sa may hukay para diretso na siya sa lupa. Okay, guys. Gagawin lang natin ngayon, guys, ay ulit-ulitin lang natin na palitan yung tubig dito sa radiator natin. Ulit-ulitin lang natin, kargahan ito, guys, para malinis yung loob at pwede rin nating paandarin mamaya para yung circulation niya sa loob ay malinisan niya para mas lalong matanggal yung mga dumi. Yan, kasi nagkokos yan ng barado pag hindi nalinisan, magiging overheat yung ating sasakyan. So masisiraan tayo, guys, sa daan pag ganun. Okay? Tatakpan ulit natin, guys. Lalagyan natin ng tubig, tatakpan natin, tapos pandarin natin yung makina. So ayan, guys, papandarin natin itong sasakyan para yung tubig na linagay natin mag-circulate sa loob para matanggal niya lahat yung mga dumi. Sige, papandarin natin. Thank you.
So ayun guys, pinatay natin ulit dahil tatanggalin na naman natin yung kanyang tubig. Then lalagyan na naman ulit natin kahit 3 times lang. Okay. Ayun guys, yung pangalawa. Pangalawang tubig natin. Sobrang brown pa rin, marumi pa rin guys. So ulit umitin lang natin yan hanggang sa maging malinaw. Alright, sige po. Yan, bali pang-apat na flush na natin ito guys. Medyo lumilinaw na yung ating tubig. Siguro isang beses pa. Yan, so malinaw na siya guys. Pang-apat ko na itong ginawa. So ulitin ko pa minsan. Lalagyan ko pa siya ng tubig. Tapos i-on ko ulit yung aking sasakyan para mag-circulate pa yung loob ng ating radiator. Then papakita ko sa inyo yung last na outcome ng tubig na lalabas sa ating radiator bago natin ilagay yung ating biniling coolant. So last na to guys, last na natin ilalagay. Then maglalagay na tayo ng coolant natin dito sa ating radiator. Kung may mga hose kayo guys na pwedeng ilagay sa inyong faucet, mas maganda yun habang naka-on siya. Ay diretso lang yung hose nyo dito para nag-flaplas lang yung tubig sa baba. Mas maganda yun. Kasi sa akin, mano-mano. Pupunuin ko lang to guys, then i-start ko nito yung sasakyan para mag-circulate. Then, yun na. Kung malinis na, pwede na natin ilagay yung ating coolant at yung tubig. Alright? So, ayan na. Natapos na rin nating i-flush yung ating water sa radiator natin. So, ngayon, papakita ko na sa inyo guys yung huling tubig na pinanlinis natin dito sa ating radiator. Bali, naging 6 times dahil yung panglima kanina guys akala ko okay na brown pa rin yung lumabas kaya inulit ko ulit minsan kaya ito na, medyo malinaw na yung kanyang tubig, ipapakita ko sa inyo. So ito na siya. Ayan na. So bari clear na ngayong itong pang-anim na flush sa ating radiator. So siguro pwede na nating ilagay yung ating coolant. Ayan. Bubuhusan ko na lang siya ng tubig guys para sa huli. Diretso sa flushing niya sa baba. Then tatakpan ko na guys yung butas sa baba para maglalagay na tayo ng ating coolant. So ganun lang yun guys yung ginawa natin. Tsaga lang para naman yung radiator ng ating sasakyan ay makahinga para hindi siya magbara. So matagal nang hindi nalinis itong ating radiator kasi, kaya ngayon lang ulit para hindi na siya masakal. So ginawa na natin guys. So ayan na. So ready na tayo guys sa paglalagay ng ating coolant. Ayan guys, okay na yung ating radiator, nalinis na natin. Maglalagay na tayo ng ating coolant. Ayan. Ayan, ito yung gagamitin natin guys. So ready to use na ito. Lalagay na lang natin kahit wala nang halong tubig. Pero wala tayong nabiling 1 liter guys. Kaya ang gagawin natin, ilalagay natin lahat ito dun sa ating radiator. Tapos pag kulang, lalagyan na lang natin ng tubig. Hindi maganda yung ganun guys, pero ito lang kasi yung nabili natin. At least nalinisan natin yung ating radiator. Sana 1 liter yung nabili natin, pero okay lang yan. May dalawang klase ng coolant kasi, yung concentrated tapos itong ready to use. Yung concentrated guys, yun yung parang 50-50. 50% na coolant, 50 rin dun sa tubig. Pero ito, may mga ready to use, kahit wala ng tubig, ilagay mo na lang. Pero ito guys, since ito ay 500 ml lang, sigurado kulang ito, kaya lalagyan na lang natin siya ng tubig.
At ang gagamitin nating tubig yung distilled na nabibili dahil yun yung re-recommend ng mga may sasakyan na linalagay nila, guys, para daw hindi kalawangin. Dahil kung yung normal na tubig ang ilalagay natin, yung galing sa gripo o galing sa faucet, pag na-stuck yung ating sasakyan, titigas yun, guys, parang namumuo. So nagko-cause siya ng rust at barado sa ating radiator. Kaya ang gagamitin natin ay ito, distilled. Yan, ito, guys. Yan, tapos ito. Okay. Alright, so maglalagay na tayo, guys, ng ating coolant. Na color blind ako, color blue pa, green pala siya, guys. Ay, ano bang color? Lalagay na natin doon. Color green, yellow green. So ayan, guys, nailagay na natin to. Magdadagdag na lang tayo ng tubig. Lalagay natin rito. Tapos lalagay natin dyan. Alright. Ayan. So look at that, guys. Ayan na siya. Ayan, green na siya, guys. So nailagay na natin yung ating coolant. Tapos yung konting tubig. So tapos na, guys. Bale itong reserve natin, hindi ko na siya nilinisan dahil malinis pa naman ito, guys. Meron din itong coolant. Yan. So okay na siya. Okay. So that's it for now, guys. If you like this video, don't forget to hit the subscribe button dyan sa baba. Pati na rin yung notification bell natin. And don't forget also to like at i-share na rin, guys, para naman ma-i-share natin sa iba. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye.